Alright, good afternoon mga kabakyard. Welcome po, welcome dito sa ating backyard crayfish. Sana nasa maayos po ang lahat, okay? Meron naman po tayo ditong pag-uusapan, by request po to. Kasi itong mga past few days po, maraming nag-PPM sa akin at nagko-comment po sa mga previous video ko na kung baka daw pwedeng gawa ako ng video ng basic setup or yung panimula, beginner's guide po ng pag-crayfish, kung ano daw po yung mga kailangan or kung ano yung mga dapat ihanda at dapat i-maintain para po sa pagsisimula ng pag-aalaga ng crayfish, okay? Ayan, simulan po natin mga kabakyard. Sa kung makikita nyo po, ito po yung outside pond ko po. Ayan. Para sa mga nagpa-plano pa lang po, hindi po advisable na magpagawa po agad kayo ng ganitong pond. Kasi po medyo may gastos po ito mga kabakyard. Okay? So, try nyo po muna sa mas maliliit. Okay? Papakita ko po sa inyo. Ayan mga kabakyard, tulad ng sabi ko po, as a beginner, pwede po kayo muna mag-start sa maliliit na setup, okay? At tulad po nito mga kabakyard, meron ako ditong isang maliit at lumang aquarium. Ayan, meron po yan laman, ilang piraso. So, ito po ay napaka-budget me lang kasi mura lang naman po yung ganitong kalaking aquarium, okay? So, kung mas budget meal pa po kayo, pwede pa po tayong maghanap. Ayan, katulad po nito, ito po ay lumang styro box. Sa mga pet shop po, meron yan, nabibili. Pwede po kayong gumamit yan. So, super budget meal. Yung pong sirang mga ref na nabibili po sa junk shop. 100 to 150 nabibili po yun. Yun po, pwedeng-pwede rin po yun mga kabakyard as a beginner para hindi po tayo agad nagagastosan ng malaki. Ito po, meron din ako ditong setup ng isang mega box or yung container po na lagayan ng mga damit-damit dati. Yan, sinetupan ko din po yan. Pwedeng-pwede nyo rin po yan gayahin, okay? Tapos na po tayo sa lagayan. And then next po natin na mga kailangan is una po, pwede kayong mag-erator. Ito. Ang erator po ay ganito po mga kabakyard. Para sa wala pa pong idea, nabibili po to sa mga local pet shop. Ang ginagawa po nito is nagpo-produce. Ayan po, ito po yung pinaka-makina niya. Pag pinandar mo po yan, tapos ilulubog ko po yung dulo sa tubig. Magpo-produce po yan ng oxygen sa tubig na yun po ang hinihinga ng ating crayfish or mga isda. So, ang disadvantage lang po ng ating aerator is wala po itong filter system. Okay? Pag aerator po ang gamit nyo, kailangan po at least 3 days magpapalit kayo ng 50% na tubig para po hindi agad magdudumi kasi wala po siyang cycle at wala siyang filter system nga. Yung mga tira-tirang pagkain, maiiwan sa tubig. Pati yung dumi ng ating mga crayfish. Okay. Pangalawa po, mga kabakyard, ito ang pinaka-advice ko talaga sa mga bago po or yung mga bumibili po sa akin na nagpapaturo. Kung bibili rin lang po kayo ng aerator, bumili na po kayo ng kahit yung maliit na pump. Ito. Katulad po nito, ito po ay aquarium. Aquarium pump po. Nabibili yan sa mga pet shop, sa Shopee. Meron yan, tig 200, 300. Okay? Ayan, nakikita nyo mga kabakyard, pag galing po dun sa ilalim, ihigupin niya po yung tubig at may hose po yan papunta rito. Sa ganito po, hindi nyo na kailangan bumili ng mamahaling filter, mag-DIY na lang po kayo para makatipid po kayo. Ito po ay bote ng isang 1.5, hinati ko lang at linagyan ko ng foam filter. Kung mapapansin nyo po, andyan po lahat ng dumi maiiwan sa foam. So, yan lang po ang ating lilinisan. Every now and then para maalis yung dumi, hindi nababalik doon sa aquarium. At ito pong babagsak na tubig na to,
Kung makikita nyo, nagbabubbles po yan dyan. So yan na rin po ang magpo-produce ng oxygen sa tank natin or sa aquarium. Yan na po ang hihingahin ng ating mga alaga. So double purpose na po, di ba? Para ka nang nag-aerator at the same time meron ka na pong filter system. Yan. So para sa mga beginner po, mas okay po, advice ko po, ganito po ang setupin nyo. Okay? Kung bibili ko yun. Pero kung meron na po kayong lumang aerator, so pwede nyo na po yun gamitin. Okay? And then, next po, ayan, marami po ako ditong hides. Kahit konti lang po yung laman yan, nasa 6 lang yata yung nandito sa loob, marami po akong nilalagay na hides. Importante po ito, mga kabakyard. Yan. Ang hides po na ginagamit ko is PVC. Kasi po, lumulubog to sa tubig. Kung gagamit kayo ng iba na plasticware, karamihan ng plastic po is lutang sa tubig. So, ito pong PVC, ito po ay DDoS. Ayan. Saktong-sakto po sila dito. Kasi po, ang prey fish po ay territorial, mga kabakyard. Gusto nila, yung isang pwesto nila, isa kanila lang. Ayaw nang nag-share sa iba. So, kung wala po silang mapagtataguan, ang tendency po, mag-aaway po sila, mai-stress. So, hindi kayo makakapagparami kasi malamang hindi po yan magbubuntis. Pangalawa po, ayan, meron din po ako ditong, ito pa, isa pa pong hide. So, ito ang ginagamit ko doon sa mas malaki kong pan. Yan. Ito po ay mga lumang detress na hinati na PVC. Patukaan po ito ng mga alaga namin dati. So, since hindi na nagagamit, pinakinabangan ko na kesa naman po itapon. So, papakita ko sa inyo, nandun po yan sa kabila. Ayan. Ayan po. Ayan po ang mga nakataob dyan, mga kabakyard. Ayan po yung mga hides nila. So, madami po yan. Nakapalibig po yan dyan. Actually, nung marami sila dito, punong-puno pa yan. Pati yung gitna, nilagyan ko. So, ngayon medyo konti na lang kasi nga nabili na po or nabenta na. Okay? So, after po ng hides, napag-prepare na kayo ng hides. And then, yung pala mga kabakyard, kung bibili po kayo, before po, week before po na nagkukuha na kayo, i-prepare nyo na po yung tank nyo. Maglagay na po kayo ng tubig, i-cycle nyo na po kung may pump, ayan, pandarin nyo na po yung pump nyo ng kahit wala pang laman, at least 3 to 5 days, ayan, ganito. Kung halimbawa, aquarium po, lagyan nyo na ng tubig, lagyan nyo na ng hides, paandarin nyo na yung pump, paikutin nyo na po yung tubig, at least 3 hanggang 5 days. Kahit wala pa po yung crayfish. Kumbaga, rineready na po natin yung lagayan nila para yung tubig po ay kondisyon na. Kung ano man po yung mga chemical na nandiyan pa na nakaloob sa tubig, nakakasingaw na po bago pa dumating yung crayfish. Bakit po mga kabakyard? Kasi manggagaling po sa biyahe ang ating crayfish. Pag binahe po ang crayfish, may stress po yan. So, mababa ang kanilang katawan. Mahina po yung katawan nila. So, kailangan po ready-ready. Kasi kung ilalagay nyo pa sila sa bagong setup, saka pa lang po kayo maglalagay ng hides, ng bagong tubig, may stress pa sila. So, madadagdagan po mas lalo yung stress nila, mga kabakyard. Okay? Ayan. Para naman po sa mga mas malalaki ang budget, mga kabakyard pala. Ito pong setup ko dito. Ayan. Papakita ko sa... Ito po ay pond. Pinagawa ko po na concrete. So, mas malaking pump lang po ang binili ko rito. Ayan. Nandito po ang A2000 na... water pump po, aqua speed A2000. So manggagaling po yan dyan, ipapump niya po dito sa tubo papunta doon sa DIY ko na filter. Ayan, itong DIY na filter na yan, mga kabakyard, ang laman po niyan is mga corals, yung mga pinulot sa tabing dagat, tapos mga maliliit na pebbles or yung graba, tapos may net din po yan sa loob, pinagpatong-patong ko lang. So, para masala yung dumi bago bumalik dito sa ating pond. Ayan. Makikita nyo po, cycle lang po yan. Pag ganitong may filter system po tayo, mga kabakyard,
matagal po ako nagpapalit ng tubig dito kasi matagal po ito nagdudumi. Naabot po ito ng 2 to 3 weeks na walang palitan. Goods na goods po ang ating mga alaga. Hindi po ako namamatayan. Yan po mga kabakyard. DIY na filter. Marami po yung tutorial sa YouTube. Hindi ko na po yan i-elaborate kasi kailangan ko yung baklasin kung ipapakita ko sa inyo. So sa YouTube po, mayroon po yan mga tutorial. Okay? Next po tayo. Kung naka-ready na po yung pump natin, mga kabakyard. Ito po, importante, maglagay din po kayo ng mga ganito. Kung nasa malawak na fan, mga ganyan. Nung nakaraan, mayroon po ko ditong mga nilagay na hollow blocks. Ang purpose po ng mga ganyang bato-bato ay akyatan po nila yan, mga kabakyard. Kasi pag minsan, gusto nilang umahon sa tubig, diyan po sila umaakyat. Parang pinaka playground po nila yan. Diyan ko na rin nilalagay yung mga dahon na pinapakain ko sa kanila. Kangkong, lettuce, etc. Mga leaves, green leaves. Okay? Okay, kung ready na po ang lahat, yan na po. Ito po yung pinaka-importante, mga kabakyard. Ang pagkuha ng stock. Ito, yung crayfish. So, kailangan nyo na po bumili ng crayfish. Depende po sa budget nyo. Pwede kayong bumili ng tatlo, trio, pares, dalawang pares. Depende po kung ilan ang kaya ng budget nyo. So, ito po, importanteng matatandaan nyo to, mga kabakyard, kung bibili po kayo ng crayfish or yung panimulang breeder ninyo. Maghanap po kayo, huwag po kayo magmadali. Mag-inquire po kayo sa maraming seller. Mag-legit check din kayo. Tingnan nyo kung sino talaga yung mga breeder or yung reseller lang. Okay? Mas advice ko dun talaga kayo kumuha po sa breeder, yung sariling pinalaki yung crayfish. Kumbaga, pag in-order nyo, kukunin talaga sa fund nila. Kasi po, yun yung mga crayfish na mataas ang chance ng survival sa biyahe. Okay? Lalo po kung malayo po ang ibabiyahe ng inyong crayfish, mga kabakyard. Okay? Kasi po, hindi ko po sinisiraan yung mga reseller, pero pag reseller po kasi, syempre galing na yan sa mga farm, dadalhin sa bahay nila, may stress na, tapos ibibenta sa inyo, may stress uli. Okay? So, magkakaroon sila ng double stress o minsan triple stress pa. So, hindi ko po sinasabing huwag kayong bumili talaga sa kanila. Kung malapit lang naman, why not, diba? Pero kung sobrang layo, mas magandang doon kayo sa mas malalakas na crayfish kumuha. And then, ito pa, ang advice ko pa po, mga kabakyard, kaya sabi ko, maghanap kayo ng maraming seller kasi ang crayfish po, the more na malayong binabiyahe, the more the stress po na nare-receive nila. So, dapat po kumuha kayo sa pinakamalapit na source sa inyo. Okay, mga kabakyard, dapat yung ibabiyahe lang po ng crayfish nyo is 3 hanggang 4 na oras. Huwag na po kayong kumuha ng sobrang malalayo na mga 12 hours or 15 hours or 24 hours kasi mataas po talaga ang mortality sa ganun. So, sayang po ng pera nyo, sayang sa panahon na inantay nyo. So, kung meron naman po sa malalapit, kahit mas mahal po ng kahit 100 or 150 kada peraso, doon na po kayo kesa sa makakuha kayo ng mga mahihinang klase na mamamatay din na lang naman sa biyahe. Okay? Yan po ang pinaka-advice ko, mga kabakyard, as a breeder po ng crayfish. Kasi yan po ang nakakukuha kong napapansin ko sa kanila. Pag sobrang layong biyahe, mas mataas na chance ng mortality. Pero kung hindi po ganun kalayo, almost 100% po ang buhay sa mga crayfish. So far po sa mga na-deliver ko po, ang pinakamalayo ko is Samar po, Northern Samar, Kalbayog, yan, tapos Allen. Wala po akong namamatay na crayfish sa biyahe. Ganon din po yung mga masbati natin na inaabot ng hanggang 6 hours sa biyahe. Since malulusog nga po yung crayfish, so hindi po tayo namamatayan sa biyahe. So marami po ako nakikita sa online na nagre-reklamo na after makabili, malapit lang pinanggalingan pero patay yung crayfish nila. So kawawa naman.
So, yun po ang advice ko, mga kabakyard, as a beginner setup. Okay, babalik na po natin sila kasi may stress na yan. Para makabalik na sa mga lungga-lungga nila. Okay, so yun po na mga kabakyard ang kailangan natin. So, yun po ang pinaka-basic po na setup kung mag crayfish po kayo or magpa-farm ng crayfish. So, yung about po sa mga pag-crayling, pag magpapa-itlog na kayo, panibagong setup na naman po yun. Meron po akong mga ginawang video na nun. Check nyo lang po sa ating channel. Nandiyan naman po yan, sunod-sunod lang. Meron po akong mga setup mula po sa pag bubuntis. Katulad po yan, mga pregnant po yan, may mga itlog po yan. So, may video po ako na ginawa dyan. And then, pag may crayling naman, may video na rin po akong ginawa nyan. So, ayun mga kabakyard, sana po may na itulong po ako sa inyo. Sa mga naghahanap po ng konting kaalaman at maggustong magsimula ng paglaga ng crayfish. Okay, so hindi na po natin pahahabain dahil ang pakay lang po natin ay yung basic setup or yung mga kailangan sa pagsisimula. Okay, pasubscribe na lang mga kabakyard, yung mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pasuyo na lang po, malaking tulong sa ating channel. Okay, thank you mga kabakyard and